Yun, mahirap. Pag mag-apply dito sa atin, kasi ano, maraming requirements, katawsang test ng standard. Naiyak na lamang sila sa Suela nang ikwento ang hirap na pinagdadaanan ngayon para lamang makahanap ng bagong trabaho. Nagsara na noong September 30 ang pinapasukan niyang kumpanya na isang internet gaming licensee o IGL na dating tinatawag na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. 6 na taon anya siyang naging empleyado sa housekeeping unit ng naturang POGO company. Nang mawalan ng trabaho, sinubukan umano niyang mag-apply bilang housekeeper sa iba pang kumpanya. Gayunman, hindi umano siya tinanggap at samut-sari din na ang hinihingi sa kanya na requirements. Nang malamang dati siyang nagtatrabaho sa POGO firm. Ito po, Pilipino kasi ang dami kasi ang tatas ng standard kasi ang daming requirements. O tapos hindi na lang tapat na hindi ka qualified sa trabaho, hindi yung papasahin ka ba na tatawagan na lang ganyan. Parang mahirap din sa amin na nag-a-apply. Ganito rin ang nararanasan ng job seeker na si Jomari Peralta na 6 na taon ding nagtatrabaho bilang data encoder sa iba't ibang POGO firms sa bansa. Ito, Chinese ang kailangan lang namin, NBI, police clearance, kung wala kang record sa, wala kang kaso. Yan, yun lang, birth certificate, valid ID, yun lang. Optional na lang yung medical kung magkakaroon ka ng sakit sa loob ng... Aniya, dalawa sila ng kanyang kapatid na nawalan ng hanap buhay at hirap na makapaghanap ng bagong mapapasukan simula nang magsara ang POGO firm na pinagtatrabahuhan nila noong buwan ng Hulyo. Sa pamilya ko, 6 kami magkakapatid. May anak pa yung ate ko, wala rin trabaho. Sa POGO rin kami nagtatrabaho ng ate ko. Pareho kami nawalan ng trabaho. Ngayon, wala kaming pambayad ng kuryente at tubig. Naputulan na kami ng kuryente at tubig. Internet namin naputol na rin kasi tagal ko nang walang trabaho eh. Ayon sa Department of Labor and Employment, ang mga kagaya ni Liza at Jomari na nawalan ng trabaho dahil sa pagsasara ng IGL sa bansa, bunsod ng mga issue sa illegal na pogos ang dahilan kaya inilunsad ang Project Dapat Job Fair ngayong araw. Kaya po ngayon, kami po ay nagsagawa na ng job fair since para ito ay mabigyan sila ng alternative. No? Ito na po yung ating kasagutan, isa sa mga programa para sa ating mga displaced workers sa POGO industry. Inilapit ng UNTV sa Dole ang sitwasyon ni Liza at Jomari upang makapag-avail sa government assistance gaya ng Tupad at Livelihood Program habang naghahanap sila ng trabaho. Ikinalungkot ni Attorney Mirasol ang sinasabing diskriminasyon sa mga manggagawang galing sa POGO o IGL. Aniya, hindi ito dapat nangyayari dahil may IGL naman na lehitimo ang operasyon at may lisensya mula sa pamahalaan. Nakakalungkot po na nakakarinig tayo ng discrimination because itong mga ating tinutulungan na manggagawa ay galing po sa lehitimong kumpanya. Legal po ang kanilang ginagawa at hindi naman po dapat natin na dinidiscriminate ang ating mga manggagawa because the employer should focus on the skills and not where they come from. At sana po umaapila ako sa ating mga employers to look into the skills of the workers and not kung saan sila nanggaling. Nasa 13,000 trabaho ang alok ng job fair ng Dole ngayong araw sa 2 venue sa Paranaque at Makati City. Kabilang sa mga inaalok na trabaho ay customer service representatives, housekeepers, sales and marketing staff, kitchen crew at data encoders. Marami sa mga aplikante ang hired on the spot. Ayon sa Dole, masusundan pa ang job fair na ito sa mga susunod na buwan bilang ayuda sa IGL o POGO workers na maaapektuhan ng ipatutupad na POGO ban sa katapusan ng taon. Sa ulat ng Dole National Capital Region, halos 20,000 IGL workers ang tinatayang mawawala ng trabaho batay sa isinasagawang profiling sa POGO firms sa Metro Manila. Ang POGO ban ay idiniklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address noong Hulyo at iniutos ang pagsasara ng lahat ng IGL companies sa bansa kasunod ng ulat sa mga krimeng kinasasangkutan ng illegal POGOs. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.